Oh, halimbawa, player ka. Oh, player ka, halimbawa. Oh, wait lang, wait lang. Oh, player, player. Ayun, namali ako ng pindot. So, kapag pinindot ko ang letter V... Kamusta, Abrikada? Tayo po yung nagbabalik sa Black Supruto dito sa Roblox. At syempre, oras na po mga kabarkada para subukan ang isa sa mga bagong prutas dito sa Black Supruto. At disclaimer nga pala, yun nung previous episode, mali pala ako, hindi pala T-Rex si Drake. Ano pala siya? Allosaurus. Oh, hindi ko sure kung kinoment nyo yun sa baba kasi technically kahapon po yung record. So, hindi pa po siya na-upload. So, gusto ko lang kayo i-correct kasi naghahanap ako kanina kung sino nga ba ang T-Rex fruit dito sa Black Supruto or sa One Piece. Eh, walang lumabas. Wala palang T-Rex fruit sa One Piece. Akala ko meron. Pero syempre, bago po tayo magsimula, eh, kausapin muna natin si Admin Zioles at baka bigyan niya tayo ng isang malupitang T-Rex fruit. Eh, T-Rex nga talaga to, men. Talagang matatakot ka talaga sa Spike Fruit, men. At syempre, nung previous episode, mga kabarkada, nabili na po natin ang T-Rex fruit at susubukan na po natin to ngayon. Oh my goodness! At mamaya, mamimigay ako ng mga game pass, kaya i-comment mo na dyan yung username mo sa baba para next episode, mabigyan ka rin ng mga game pass at mga permanent fruit. Oh, dali na, i-comment mo na yung username mo dyan at mag-subscribe ka na. So, parang parehas ata sila ng Kitsune fruit. So, meron ding tail. Kung mapapansin nyo, may buntot na tayo ngayon. Sa pagkakaalam ko, kapag nagpa-V4 tayo ng Shark Race, magkakabuntot din tayo. So, ano mangyayari doon? Dalawa yung buntot natin sa likod na gumaganyan-ganyan. Pero syempre, ang pinakaunang testing, eh meron ba tong normal attack? Meron! Oh! 600 ang normal attack nito. Okay. Okay. Yung unang attack ay 600. Pero syempre, yung mga susunod na mga attack, mataas-taas na. Oh my goodness. At meron kaagad tayong skill. Ngayon ko lang napansin, tail swipe. Na mastery 1 lang meron ka na kaagad. So ano tong tail swipe na to? Okay, tingnan natin. Try natin to dito sa Forest Pirate! Kayo na naman ang aking napiling bugbugin. So, ganun lang yun. Parang katulad lang din nung ganito. Ayan, o, nakita nyo yun. So, ang mangyayari lang, nakokomand mo siya skill. Ayun, o. At saka meron siyang, ano, forward na atake. Oo, eto kasi, paikot lang. Ayan, kung mapansin nyo, paikot lang. Eto, kahit nandito tayo, tatamaan niya. Ayun, o. Oo, may forward attack. Okay. At syempre, meron tayong panibagong skill na Predatory Screech. At ito ay... Oh, continuous damage. Oh, continuous damage ata yun ah. So halimbawa, dumikit lang ako dito sa may forest pirate at diniinan ko to. Oh, inihigop niya. Tapos patatalsikin niya. Oh, ayos yan ah. Okay. So kapag inihigop niya ba yung kalaban, pwede natin siya atakin? Hindi. Pero pwede natin siya. Asa na siya? Nawala. Okay, dilipad. Uy, grabe yun, kinombo. At meron ng panibagong skill na Hunter's Rage. Anong ginagawa ng Hunter's Rage na to? Diinan, nag-supercharge, at kapag binitawan, okay, so lumalapit lang siya sa kalaban. Oh. Teka. Parang may naisip na kaagad akong combo. Ah. Try nga natin mag-combo ng ganito. May naisip akong combonesi eh. Try natin ang ating malupitang combonesi. Combonesi to the max. Hinatak, the letter C, tapos the Z. Kita nyo yung combo na yun? Uy, guys, parang lahat ata ng mga fruit ngayon, yung T-Rex, yung Kitsune, para silang ano, copycat ng Electric Claw. Ganito yung atake ng Electric Claw, di ba? Di ba ganito yun, yung Iklo? Ganyan yun eh, pagkakaalam ko. Oh my goodness, so try ulit natin, combo natin. Dapat pala letter X muna, no, bago mag-ano, X. So, mas maganda siguro kung gagamit tayo nung helmet. Asa na ito, warrior helmet para tumaas. Ay, hindi, fruit pala to. So, dapat, veil scarf ang mas magandang suot. Oh. So panigurado, mas mataas na yung damage natin. Yung 732. Kapag walang pale scarf, anong damage natin? 637, no? Diba? Taas na rin. 100 na rin yung dinagdag, men. Tapos kapag niratrat mo yan, mas mataas na yung magiging damage mo. Ayun, oh, grabe, oh. Grabe, oh. Tapos nangahatak pa siya ng kakalaban, oh. Ay, nagtutulak pala. Ang maganda kasi sa Kitsune fruit, kapag ninormal mo yung kalaban, hindi niya patatakasin. Tingnan nyo, ah. Tingnan nyo, ah. Kahit saan tayo pumunta, ayun, oh. Nakikita nyo, kahit saan ako humampas, kahit patalikod pa yan, dadali niya yung kalaban doon. Pansin nyo ba? Napapansin nyo ba? Kapag dito ako humampas, tapos humampas ako sa likod, dadali niya kung saan ako humahampas. Ayun, oh. Tingnan nyo, ah. Tingnan nyo, hampas ko sa harap, sa likod, sa harap ulit. Oh, di ba? Di ba? Nakikita nyo yung Kitsune, hindi niya pinapatakas yung kalaban. Pero itong T-Rex, pinalalayo niya yung kalaban. Bakit ganun?
Kung tutusin, lahat naman ng fruit, lahat ng fighting style, lahat ng gun, magaganda naman sila kapag pinagsama-sama nyo silang lahat eh. Kailangan nyo lang pumili kung saan kayo komportable. O, diba? Ganun lang yun, o. Halimbawa, hinatak mo to. O, D-letter C mo. O, tapos, pinerskillan mo. Tapos, i-rekiskillan. Kaso na, nabugbog siya sa pader eh. Dapat hindi siya nabugbog sa pader. Kasi, in PvP, wala naman nabugbog sa pader. Unless nasa pader kayo naglalaban, mabugbog talaga sa pader yung kalaban. Okay, game mo. O, game mo, elepanto. Handa ka na ba? Handa ka. Mali, yung skill ko kaagad. Ano ba yan? Mali ka agad yung skill ko. Mali ka agad, wait lang. Ito na, bubugbugin na kita, elephant. Hinihintay ko lang mag-cooldown yung skill ko. Paano kung wala siyang Hunter's Rage? Oh, elephant, hatangin kita. Ile-letter C kita. Bakit hindi ko napindot yung letter C? Pero ano ba yun? Ang palpak ko talaga kumombo. Hindi pa rin ako marunong kumombo. So what if ni-letter C ko muna, tapos ni-letter Z ko, tapos siya ako kinagat ng ganito, tapos siya ako in-next, siya ako sinay. Pwede. Kung alam nagamit tong tail swipe, pinalalayo niya kasi yung kalaban eh. Parang ayokong gamitin pang PvP to eh. May mga gagamit na ito, pero ako, personally, parang hindi ako hiyang dito. Parang hindi ko siya kayang gamitin. So, inatak, ni-letter Z, kinagat, tapos tail swipe. Bulok? Hinatak, ni-letter C, kinagat, ni-letter X, at ni-letter C. Nawala na, nakabalik na siya dun. Ano ba yan? Yan, bakit kasi yung mga boss bumabalik sa pwesto nila? Pwede namang hindi na kayo bumalik dun. Oh, hinunter's range. Hinatak ulit. Ni letter Z. Kinagat. Pinawala na ng... Oh, halimbawa, player ka. Oh, player ka, halimbawa. Oh, wait lang, wait lang. Oh, player, player. Ayun, namali ako ng pindot. Oh, may bagong skill. Gigantic Leap ginagawa niya. Eh, nagumaga na. Paano ginagawa na itong gigantic leap na to? Tatalon ako na mataas? Oh. So, parang tatalonan mo yung kalaban. Parang ganun ba? For example, sige, try nga natin. Mula dito hanggang dito. Abot ba? Ay, abot! Alam ko na kaagad ang kailangan gawin! Ha? Ay, atyo, masyadong malayo! Bakit ganun kalayo yung talon nun? Napakalayo! Okay, Pirate Empress. Okay, game, 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 game. Ready na ako, ready na ako, ready na ako, ready na ako. Oh. Sinuro! Hinatak! The letter Z! Tapos tinalunan! Binugbog! Okay, naka-pass mode na yung Black Sprout ko. Tingnan natin. Naka-pass mode na yung Black Sprout ko para sure na talaga. Para sure na kasi mas maganda tutok pag naka-pass mode eh. Tingnan nyo naman yung graphics. Parang walang shaders, oh. Dali, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh! Tumama. Hindi naman tumama. Bakit ganun? Oh, isa pa. Letter C. Ni letter X. Ni letter Z. Tapos ni letter F. Tapos ni letter... Ayun, hindi na napindot. Ano ba yan? Sayang! Okay, pagkatapos nito, Mastery 300 na tayo. Alright, let's go. Oh my goodness. At bugbugin natin si Elephant dahil meron na tayong Reptilian Skills. Oh, transformation kaya to? So kapag pinindot ko ang letter V... Oh! Nag-transform niya! Oh my goodness, yes! Yan ang gusto ko! May trans... Grabe na, puro Zoan yung pinapasok na yung mga update, ano? Grabe, Leopard, Mammoth, tapos yung Kitsune, tapos ito namang ano... Oh my goodness, T-Rex, man! Oh my goodness, at tumatalon yung T-Rex! Oh my goodness, at yung skill nito, panigurado, iba na. Oh, mas lumaki yung range. Tapos yung... Ay, may burning effect na? May burning na siya! Parang ito yung skill ni Ursa sa Dota, yung ano tawag din. Pareha sila nung icon eh, ayun yung may icon sa ibabaw. Parang merong dinosaur icon sa ibabaw. Ganyan-ganyan yung kay Ursa sa Dota eh, nung Frozen Throne ko eh. So kapag tinamaan siya nito, nagkakaroon siya ng burning effect. Okay, hinahatak pa rin, pero pag ni letter C, ah, nagdadash pa rin. Pero hindi tayo pwedeng gumamit ng skill tulad ng fighting style, ng gun, tsaka ng sword. Kumbaga, ito lang talaga gagamitin natin. Well, okay lang din naman, kasi masakit yung normal attack na ito, oh. Tapos pag tumalon, ooh, grabe yung talon doon, nakita nyo yun? May apoy-apoy pa. Wow! Nakita nyo yun? Nung pagkakuha niya kay Elephant, ginanon-ganon niya si... Kawawang Elephant. Okay, talunan si Elephant. Nagliyab. Oh my goodness. Okay, try natin ulit yun. Okay, try natin kumombo. Combo! Kinagat! Uy, 21k. Grabe. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pang combo. Gusto ko tatama lahat ng skill ko eh. All skill lang, walang normal-normal. Kasi medyo masakit talaga yung normal na ito eh. Pero yung skill lang, para ang kunat ko. Ay, hindi. Parang ganun pa rin. Same pa rin naman ata. Hindi ako sure. Okay, try natin. Try natin. Okay, kinagat. Hinatak.
ni letter Z. Tinalo na. Ayun, layo. Wait lang. Ay, ba't bumalik ako sa dati? Ah, mayroon siyang duration. Yung Fury Meter ata ang magdedekta ng duration, ano? Oh, wait lang. Mamaya na natin bugbugin si Elephant. Kailangan muna natin magpa-Fury. Kasi di ba yung Dragon, mayroon din siyang Fury Meter sa pagkakaalam ko. So, kapag kinamit natin yung Reptilian Scales, bumabagsak yung Fury Meter. Tama ba? Bumabagsak ba? Parang hindi naman siya bumabagsak. O kapag nag-i-skill tsaka siya bumabagsak. Feeling ko tuwing mag-i-skill ata siya bumabagsak. Okay, try natin. Hinatak. Hindi nahatak. Ang galing. Okay, try ulit natin. Try natin. Lampasin muna si Elephant para lumapit. Okay, full health na ulit siya. Okay, kinagat. Okay, hinatak. The letter Z. At yun. Ulit. The letter Z. Pinatalsik. Ooh, 16k lang ba talaga? Legit, 16k lang ba talaga ang damage na pwede kong magawa? Para siyang leopard na ano? Mammoth tapos leopard pinaghalo. Kasi di ba yung mammoth meron din siya nung parang sumisigaw? Ayan o, yung sumisigaw na ganyan. Grabe na yung dinadamage natin kay Elephant. O, tignan nyo naman, hindi na pinaawa si Elephant. O, grabe. O, tinalo lang pa. O, payag ka nun, Elephant. Binubugbog ka ng dinosaur. Elephant ka, pero binubugbog ka ng dinosaur. Payag ka nun. Payag ka nun, Elephant. Ang ganda na itong prutas na to, man. Oh my goodness, grabe na to. Hindi ako makapaniwala na puro zoan yung binibigay sa atin ni Tito Blacksprout. Grabe na talaga to. Oh my goodness, ito yung mamo to. Kaparehas na magkaparehas sila. Tsaka actually yung ano, leopard talaga, yung kaparehas. Meron din yung leopard na ganun. Tama ba? Sa mamot nga ba yun? Ayun o, di ba? Meron sa mamot. Yung normal attack tapos yung parang nagwawala. Ayun o, di ba? May ganyan eh. Tapos yung sa leopard, yun talaga yung kamukha-kamukha. Ito sa leopard. Okay, tanggalin mo na yung transformation. Palit tayo ng fruit. O kapag nag-transform tayo, tapos, ba't hindi nag-transform yung leopard? Okay, leopard transformation. So kapag umatake yung leopard, ayun o, may pagsigaw. Di ba? Lahat sila may ganun ano. Kitsune ata wala eh, sa pagkakaalam ko. Meron ba yung kitsune? Wala ata yung kitsune kapag nakatransform. Try natin mag, you must have max tails form. So kapag nagtransform tayo ng kitsune, kapag nag-atake tayo, ah wala, wala siyang sigaw. Wala siya nung sigaw na katulad nung sa mga ibang mythical Zoan. Ah? Pero maganda na rin. Grabe, ang ganda talaga ng fruit na to. So that is a PTG X Blued. Ay! Nanood nung previous episode, eh bibigyan natin siya ng Dark Blade. Ay, meron na siya! Meron na siyang Dark Blade. Meron ka na times 2 money? Ay, meron na! Times 2 mastery. Ah, wala ba siyang times 2 mastery? O, accept mo na! I-accept. Value difference is too high. Must be 0 to 40%. Ah, dagdagan natin siya ng 2 times money, 2 times drops. O, yan. Dahil gusto mo ng permanent fruit, pero hindi dapat... Dahil nanonood ka palagi, PTG Blued, bibigyan kita ng dalawang game pass. Ganun lang kadali. Basic! O, next. Si Jamel Corp. O, dito ka, Jamel Corp. Bibigyan kita na Dark Blade. Ay, Dark Blade! Sarap! Uy, sarap! Dark Blade! Uy, Leopard Fruit? Libre! Bakit naman ako tatanggi sa libre? Libre yan eh. So, dahil si Kay Lupi ay nanood din ng previous episode, mamot pwede? Ay, meron na siyang mamot na game. Mayaman to. Mayaman to. Anong wala ka? Mayaman to, guys. Dapat ata dito disqualified. Ay, ako ba nagbigay? Ah, siya din pala yung nanalo dati. Kahit fruit storage na. Ay, yan ang gusto ko sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka na nangihingi pa ng iba pang mga. O, sige. Fruit storage. I got you. Pero hindi naman natin pwedeng dayain. Kasi syempre, napili talaga si Kay Lupi. Lagi siya nanonood ng mga videos ko. So, deserve niya. Diba? Deserve niya. Wala naman tayo magagawa. O, yan. Binigyan ko na lang ng fruit storage kasi nabigyan ko na siya ng mamot dati. Oh, next. Sino pa? Oh, comment niyo na 'yung mga username niyo. Check natin kung nanood kayo kanina. Dahil si T-Mike ay isa sa mga nanood kanina ng aking Blacksprout upload. Eh bibigyan kita ng uy! Pwede. Pwede par. Binigyan ako Rumble. Magka-value ba 'yan? Bakit parang hindi naman ata magka-value? Pero maraming salamat T1 Mike. Thank you very much sa walang sawa mong pagsubaybay sa mga Blacksprout episodes ko. Kaya ikaw, mag-comment ka na lang username mo dyan sa ibaba. Siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Blacksprout 2 episode. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Paalam!